Nakakuha ng 72-hour temporary restraining order mula sa korte ang mga rider ng angkas laban sa DOTR, LTFRB at TWG. Kaugnay sa revised general guidelines ng pilot implementation ng motorcycle taxis. May live report si Salima Refran. Sam. Emil, sa TRO nga ni Mandaluyong RTC Vice Acting Executive Judge Ofelia Calo, sinasabing posible kasi makaranas ng grave at irreparable injury ang mga rider. Nasasakop lang ng tatlong araw na TRO ang cap o maximum number ng riders na nilimitahan ng TWG sa 10,000. Oras na makapagbayad ng petitioners na angkas riders ng 300,000 peso bond, maaari nang bumiyay ang lahat ng 27,000 nilang riders. Pero hindi nababahala ang DOTR. Minsan na raw kasi nakakuha ng TRO laban sa kanilang angkas pero binaligtad din ng Korte Suprema. Nakikipag-ugnayan na raw ang TWG sa Office of the Solicitor General. Naniniwala ang TWG na matibay ang kanilang legal standing sa pagpapatupad ng pilot study. Ayon naman kay DOTR Assistant Secretary Alberto Suanting, sa ngayon, tutok daw ang TWG sa pilot study at sa mga paglabag ng angkas gaya ng pagiging 99.996% foreign-owned nito. Sa mga dokumento na nakuha nila mula sa Securities and Exchange Commission, lumalabas na majority ng shares sa angkas o DD Boy C ay pagmamayari ng Singaporean na si Angeline G. Wen Tam. Batay sa ating batas, dapat 60% Filipino-owned ang mga kompanya gaya ng common carriers kung saan pinag-aaralan nga na mapabilang ang motorcycle taxis. Kaya limitado lang dapat ang foreign ownership. Nahuli din ng TWG na nag-ooperate ang angkas sa labas ng tinakdang mga pilot study area, gaya ng ilang angkas riders na nahinuli sa Colorum operation sa Cagayan de Oro City. In-impound din ang kanilang motorsiklo. Nakakatanggap raw ng mga reklamo ang TWG tungkol sa barumbadong pagmamaneho ng mga rider ng angkas, hindi paggamit ng safety vest at mabahong mga helmet. Lahat raw ito ay duly noted ng TWG at pinag-uusapan na ang mga sanction na ibababa sa kanila. Paalala pa ni Suanting sa angkas at sa iba pang mga TNT pribilehiyo ang ibinigay ng TWG na maaari nilang tanggalin anumang oras. Emil. Maraming salamat, Salima Refran.